Sa Toyota ay meron pong Yaris, Wigo, Corolla, at meron din po silang sports car. Yan po yung Toyota 86. Sa Nissan naman, meron silang Almera. Meron din silang EV na Nissan Leaf. Tapos meron din silang sports car na GTR. Siyempre, hindi po pauuli ang Honda na merong Brio, City, Accord, at Civic. At kung gusto mo nang matulin-tulin, ay meron din silang Type R. Buti pa nga sa Suzuki, meron kayong pagpipilian na Celerio, Swift, o kaya Sias. Pero bakit kaya sa Mitsubishi, ang available na lang nila na kotse ay puro Mirage? Samantalang dati, sikat na sikat sila, lalo sa larangan ng rally. Yung mga kotseng ginagawa nila noon ay naibibida pa sa mga pelikula. Katulad ng Mitsubishi Eclipse na ginamit doon sa Fast and the Furious Part 1, ang Lancer Evo 3 na ginamit naman ni Jackie Chan sa pelikulang Thunderbolt, ang Lancer Evo 7 na ginamit sa Too Fast, Too Furious. Wala naman po akong against sa Mitsubishi Mirage kasi maayos na kotse yan. Mura na, matipid pa. Kaya lang, compared doon sa mga kotseng available sa Mitsubishi noon, ay malayo po ang Mirage in terms of kasikatan. Kaya ang tanong po dyan ay, bakit nawala na yung mga Lancer, Eclipse, or Galant, at puro Mirage na lang ngayon ang ginagawa ng Mitsubishi? So yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon, kung paano naging sikat na sikat ang Mitsubishi noon pagdating sa race, pati na sa pelikula, at bakit ngayon ay bigla silang nanamlay at nakontento na lang sa paggawa ng economy car katulad ng Mirage. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Mitsubishi po ay isang higanting kumpanya sa Japan. Napakalaking business po nito na gumagawa ng iba't ibang mga bagay katulad ng appliances, heavy equipment, elevators, escalators, generators. Kanila din po yung Nikon. Tapos gumagawa din po sila ng eroplano. Actually, sila po yung gumawa ng sikat na fighter plane ng World War II, yung tinatawag na Zero, na umatake noon sa Pearl Harbor. Pero as we all know, natalo po ang Japan sa World War II na naging dahilan para maghirap ang Japan after ng gera. Ang Mitsubishi naman ay tumigil na sa paggawa ng mga eroplanong pandigma. Ang ginawa na nila ay mga ordinary cars, bus, trucks, at mga scooters. Pagdating po ng 1960s ay unti-unti nang umuunlad uli ang Japan. At kasabay po niyang umuunlad uli ang Mitsubishi Motors. Kaya noong 1962 ay gumawa po ang Mitsubishi ng isang maliit na kotse na tinawag nila Mitsubishi 500 Super Deluxe. At inilaban nila ito sa Macau Grand Prix kung saan sila ang nag-champion. Yan po ang nagbigay daan para seryosohin ng Mitsubishi ang mundo ng racing. Kaya noong 1967 ay sinubukan ng Mitsubishi ang dalawang Colt 1000F na inilaban nila sa Southern Cross Rally. Dito hindi man sila ang nag-champion ay nakuha naman nila ang 3rd at saka 4th place. 1971 naman ay ginamit nila ang Galant sa European Rally na ang pinag-drive nila ay si Andrew Cowan. Dito sila naman ang nag-champion, tapos second ang Nissan na ang gamit ay yung Nissan 240Z. 1973 naman po ay nabuo na ang WRC or yung World Rally Championship. Hindi po sumali ang Mitsubishi dyan, pero meron pong isang Indiano na karerista noon na lakas loob na sumali dyan, na ang gamit niya ay Mitsubishi Lancer. Yan po ang legendary racer na si Joginder Singh. Alam niyo guys, yan si Joginder Singh ay 1971 pa lang sikat na sa African Rally. Kaya kahit na wala po siyang sponsor, ay sumali siya sa WRC noong 1973. At although hindi siya parte ng Mitsubishi team, ay pinadalan po siya ng mga racing parts ng Mitsubishi na nagamit niya naman po sa 5-day race kung saan siya po ang nag-champion. At dahil po dyan sa tagumpay niya na yan, ay ginawa na siyang official racer ng Team Mitsubishi kasama ni Andrew Cowan, kung saan kabi-kabi lang panalo ang ginawa nila. Kaya lang guys, ang problema, pagpasok ng 1980 ay naglabas ng secret weapon ng Audi, at ito po yung Audi Quattro na isang all-wheel drive. At dyan ay nahirapan na pong makasabay ang mga rear-wheel drive cars ng Mitsubishi.
Kaya for a while ay nawalan po ng interest ang Mitsubishi sa karera. Yan po yung mga panahon na palakas ng palakas ang mga kotseng sumasali na mga naka-turbocharge na tapos mga naka-all-wheel drive. Kaya naisip ng Mitsubishi, kung babalik sila sa rally, kailangan gayahin or lampasan nila yung mga setup ng kalaban. At dyan na po, nag-develop ng sariling all-wheel drive system ang Mitsubishi. At isinalpak po nila yan sa Mitsubishi Starion. At kung napanood nyo po yung Cannonball Run 2 noong 1980s, ay makikita nyo yan na dinadrive ni Jackie Chan. Napakagaan po ng kotse na ito na tumitimbang lang ng 2,100 pounds. At ang makinang inilagay nila dito ay yung mga unang batch ng Ford G63. Kaya lang guys, naging matagal ang trial and error stage nito. Tapos hindi rin naman po ito naging matagumpay. Actually, madalas po itong naaksidente. At noong 1986 ay mayroon pang namatay na driver. Kaya natigil po ang pag-develop nito Mitsubishi Starion. Pero hindi naman po nasayang yung dine-develop nilang all-wheel drive system. Kasi ikinabit naman po nila ito sa Galant VR4. At pagdating po ng 1988 ay inilaban nila ito sa APRC or Asia Pacific Rally Championship. Kung saan madalas po itong nananalo. Kaya lang, struggle po itong Galant VR4 sa mga makikitid na kalsada. Kaya 1993 ay naisipan nilang gamitin uli ang Lancer na mas maliit kaysa sa Galant. Isang karaniwan na front-wheel drive sedan ay nag-evolve para maging isang malupit na rally car. Kaya dyan na po nagsimula ang Lancer Evolution. Noong mga panahon na ito ay na-perfect na rin nila yung all-wheel drive system na nanggaling pa sa Starion. Tapos ang ikinabit na nila na makina dito ay yung Ford G63T na ika nga nila noon ay capable of limitless power. Tapos ang strategy ngayon ng Rally Art ay pasakayin mismo or pag-drive-in mismo sa rally yung mga engineer na nagdi-design sa Evolution para sila mismo ay maranasan nila at mapakiramdaman nila kung ano pa ba ang kailangan nilang gawin or kung ano pa ang kulang dun sa Lancer Evolution. Kaya dire-diretso po talaga nag-i-evolve itong Lancer. Actually, naka-6th generation ng Lancer sa loob lang ng 7 taon. Compared sa kalaban nila noon na Toyota Celica na naka-2 generation lang sa loob ng 7 taon, tapos ang Subaru ay 1 generation lang sa loob din ng 7 years. Dikitan po ang laban ng Lancer at Subaru noon. At noong 1995 ay nag-champion ang Subaru. Pero hindi po patatalo ang Mitsubishi kasi that same year ay nakapag-develop sila ng active differential na napakalupit gamitin sa snow. Tapos dito na rin po unti-unting gumagawa ng pangalan ang legendary racer na si Tommy Mäkinen. 9 races across the globe ang sumubok sa kakayanan ng Lancer Evo. Sumabak sila sa putikan, sa disyerto, sa snow. Sa Sweden po sila simulang nanalo, pagkatapos sa Africa, and then Argentina, Finland, at sa Australia. Dahil nadali na nila ang 5 panalo sa siyam na race, dito na po tinampok na King of Rally ang Mitsubishi Evo. Sa 96 season naman ng WRC, ay inintroduce na ang Lancer Evo 4. Ito na po ang last rally car na base sa production vehicle. Kasi lahat na po ng mga kasali dito ay puro specialized car na ang ginagamit na for rally only. Pero kahit na production car lang po ang Mitsubishi Evo 4, ay sila pa rin ang nanalo. Pagdating po ng 1997 ay mas humirap na po ang labanan sa WRC kasi 14 races na po ang kailangan daanan ng mga participants. At dito mas in-encourage na po na mga specialized cars lang ang gamitin na for rally only. Katulad na lang ng Subaru Impreza, pero ang Mitsubishi ay production car pa rin ang ginagamit na palagi namang naipapanalo ni Tommy Mäkinen. Hanggang sa Evo 5 naman po ang ginamit niya na mas malapad pero isa pa rin production car. At kung ang pag-uusapan ay weight to power ratio, lihado po ang Lancer Evo 5 sa rally cars noon ng Toyota at Subaru. Pero dyan pa rin po nangibabaw ang mahusay na tandem
ng Lancer Evo at saka ni Tommy Makinem. Kaya sa inis ng mga kalaban, nakakuha nilang ireklamo ito. Dapat daw, hindi na production car ang ginagamit ng Mitsubishi. Sa totoo lang, wala na po siguro silang maisip na ibubutas pa sa Mitsubishi. Kasi kung dun nga sa production car ay hindi sila manalo, edi lalo na kung gagawa pa ang Mitsubishi ng special car na pang rally lang. Kaya lang guys, ang problema, kaya hindi gumagawa ang Mitsubishi ng specialized car ay dahil sa ito po yung mga panahon na nalulugi na ang Mitsubishi at wala na po silang budget para gumawa pa ng special car. Pero kahit na production car lang ang ginagamit ni Tommy Makinen noon, ay sila pa rin ng Mitsubishi ang naging champion. Dahil dyan, naglabas ng Special Edition Evo ang Mitsubishi na ipinangalan kay Tommy Makinen at tinawag po itong Mitsubishi Lancer Evolution 6.5. Ang nakakalungkot lang guys ay dahil nga sa kulang na sa budget ang Team Mitsubishi noon ay hindi na sila nakasabay sa ever-changing rules ng WRC. Tapos dumadami na rin ang mga manufacturers na sumasali sa WRC na mas may budget. Kaya noong year 2000 ay 5th place na lang po ang Mitsubishi. At ang masakit dito pagdating ng 2002 ay lumipat na po si Tommy Makinen sa Subaru. At dahil dyan ay hindi na po nakabalik muli sa top ang Mitsubishi. At pagdating po ng 2010, officially ay hindi na po sumali uli ang Mitsubishi sa rally. At itinigil na rin po nila ang pagpondo sa rally art. Dito ay very evident na po ang kakulangan nila sa budget dahil nga sa mga issues na nangyari sa Mitsubishi noon. Katulad na lang po ng 2004 ay inilabas ng Mitsubishi ang Outlander Cross. Tapos nagpa-promo sila ng zero down payment, zero interest, at saka zero payment for 12 months. What's that? 0-0-0. Yes, you heard me right. John Herring Mitsubishi has zero down, zero interest, and zero payment. Siyempre, maraming mga gustong magkaroon ng sasakyan noon na dinrab yung opportunity. At dahil sa naghahabol ng benta ang Mitsubishi noon, ay hindi na nila masyadong sinuri kung sino ba ang mga i-approve nila. Kaya napakarami po nilang nailabas na unit noon na ipinigay sa mga buyer na naging delinquent naman. At pagkaraan po ng ilang taon ay napakarami po nilang nire-repo nitong Outlander Cross. Ang problema, mga damage or nalaspag na. 2014 naman po ay nabusisi ng American government ang napakaraming reklamo ng mga Mitsubishi customers na hindi nila inaasikaso. Sa Amerika pa naman ay hindi po yan pinalalampas ng gobyerno nila. Doon po kasi kailangan pag nagreklamo ang isang customer ng isang car company, dapat yan ay hindi dinedetma. Kaya naimbestigahan po sila ng gusto. At dyan po na-trace na mula pa pala noong 1977 ay marami ng mga defective units na nakalusot at hindi nila inasikaso. Under US and Japanese law, automakers must tell the government about defects reported by customers. Mitsubishi didn't do that. Mitsubishi hadn't done that since 1977. That's bold! Kaya napwersa pong magparecall ang Mitsubishi ng almost 1 million units. Tapos, ang bad publicity na ito ay lalong nagpahina sa image at saka sa sales ng Mitsubishi na naging dahilan para ipasara nila pati yung factory nila sa Australia. Noong 2009 ay sumubok ang Mitsubishi sa EV at tinawag nila itong MIEV. Kaya lang hindi po ito nagtagumpay at nadagdag lang po sa pagkalugi ng Mitsubishi. Dahil noong mga panahon na ito ay nilabas naman ng Nissan ang Nissan Leaf na mas maganda at mas malaki. Mas mura doon sa gawa ng Mitsubishi. Gumawa po ang Mitsubishi ng K-Car kung saan pinartneran sila ng Nissan. Kaya lang guys, dito nabuko naman ng Nissan na nangdadaya ang Mitsubishi sa dual economy nito. At dahil dyan ay pinapanagot nila ang Mitsubishi doon sa pagkakamali nito. Ang problema, bankrupt nga ang Mitsubishi noon, hindi nila kayang bayaran ng Nissan, kaya ang ibinayad nila sa Nissan ay yung 34% controlling share ng company. Kaya sa ngayon, lumalabas na ang Mitsubishi ay subsidiary na lang ng Nissan. At mula nga po noon ay nagkaroon sila ng kasunduan na
lahat ng platform na gagamitin ng Mitsubishi sa mga units na gagawin nila ay manggagaling sa Nissan. Pagdating po ng 2012, inintroduce naman ang Mitsubishi Mirage na malayo sa rally image ng Mitsubishi Lancer. Pero dahil sa ito ay mas mura at mas matipid sa gas, tinangkilik po ito ng marami. After 5 years, 2017, ay itinigil na rin po ang production ng Lancer. Sa ngayon, hindi po natin alam kung may balak pa silang ibalik ang Lancer or ang Galant, or kung gagawa pa sila ng sports car katulad ng Eclipse, kasi sa totoo lang, magastos po kasi talagang mag-design ng mga performance cars. Kaya para sa isang company na nakakabangon na, mahirap sumugal dahil hindi naman ganun kabenta ang sports car. Unlike sa mga economy car na mas madaling ipasa sa mga customer. Sa ngayon ay going strong po ang Mitsubishi. Yan ay dahil sa Mitsubishi Mirage. Tapos mabenta rin naman yung iba pa nilang units katulad ng Expander at Montero. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong medyo mahabang kwentuhan natin tungkol sa Mitsubishi. Maraming salamat po kay Rohana Monson, Francis Alciso, Janica Crisel, at Leo Manalili na nag-purchase ng DMA t-shirts. At doon naman po sa mga gusto rin magkaroon ng mga DMA t-shirts na katulad ng sinusot ko sa mga vlogs natin, available po ito sa Shopee. Marami po kayong pagpipili ang designs, colors, at sizes. Itatype nyo lang po dun sa search bar MR3M Apparel. Tapos may libre po yung sticker sa bawat purchase nyo. As always, huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like at saka mag-share. At dun naman po sa mga hindi pa naka-subscribe or naka-follow, pakipindot nyo na po yung subscribe button sa YouTube at follow button naman sa Facebook. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!